Pag-aaral sa economics. At ang past lesson natin ay tumatalakay sa mga modelo ng pambansang ekonomiya at meron tayong 5 modelo. Pero bago tayo magpatuloy sa ating lesson ay mag-subscribe muna kayo sa channel ko. Siyempre sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan and hit the notification bell for more of my upcoming videos. At ang topic natin ay tungkol sa inflasyon. At syempre sa araling ito ay dapat natatalakay natin ang konsepto, dahilan, epekto at pagtugon sa inflasyon. E ano nga ba ang inflasyon? Ayon sa The Economics Glossary, ang inflasyon ay tumutukoy sa pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga piling produkto na nakapaloob sa basket of goods. Ayon naman sa aklat na The Economics ni Parkin at Bay noong 2010, ang inflasyon ay pagtaas sa paggalaw ng presyo at ang deflasyon ay ang pagbaba sa halaga naman ng presyo. Kaya sa tuwing may pagtaas sa pangkalahatang presyo ng mga bilihin sa isang ekonomiya, ang kondisyon ng inflasyon ay nagaganap. Dahil dito, naaapektuhan ang dami ng produkto na maaaring mabili ng mga mamimili. Ang pagtaas ng presyo ay sinasabing kaakibat na ng ating buhay. Hindi na bago sa mga bansa na makaranas ng isang inflasyon kahit noong panahon ng medieval, ang presyo ay tumataas ng 4 times sa euro. Maliban sa inflasyon, may tinatawag din tayong hyperinflation kung saan ang presyo ay patuloy na tumataas bawat oras, araw at linggo na naganap sa Germany noong dekada 1920. Maging sa Pilipinas ay naranasan ang ganitong sitwasyon sa panahon ng pananakop ng mga Hapones kung saan ang salapi ay nawala ng halaga. Kakaunti na lamang ang kayang mabili ng salapi noong panahon ng digmaan. Kahit sa kasalukuyang panahon, ang inflasyon ay isang suliraning hindi mapipigilan. Ang mga pangunahing produkto tulad ng bigas, asukal, manok, karne at isda ay hindi nakaligtas sa pagtaas ng presyo. Katulad ngayon, year 2021, nagkaroon ng malaking suliraning ng bansa dahil sa isyu ng inflasyon sa baboy. OMG, agricultural country tayo pero may problema tayo sa agricultural products. Gising-gising dyan, mga leaders natin! Nak-nak-nak! O dito tayo sa dahilan ng inflasyon. Mayroong 2 pangunahing dahilan ng inflasyon. Number 1, the demand pool. Nagaganap ang demand pool inflation kapag nagkakaroon ng paglaki sa paggasta ang sambahayan, bahay kalakal, pamahalaan at panlabas na sektor. Ngunit, ang pagtaas ng aggregate demand ay hindi katumbas ng paglaki ng kabuuang produksyon. Dahil dito, nagkakaroon ng shortage sa pamilihan kaya ang presyo ng bilihin ay tumataas. Ayon sa pananaw ng mga monetarists sa pangunguna ni Milton Friedman, isang ekonomista na ginawara ng gawad Nobel noong 1976, ang pagkakaroon ng labis na dami ng salapi sa sirkulasyon ang isang dahilan kung bakit tumataas ang demand. Dahil sa sobrang salapi, malaki ang pagkakataon ng patuloy na bibili ng maraming produkto ang mamimili na magtutulak sa pagtaas ng presyo. Demand pool, ibig sabihin, hinihila ng consumers ang presyo pataas dahil marami itong demand sa mga produkto. Isa sa mga dahilan, maraming pera. Number 2, cost push. Ang pagtaas sa mga gastusing pamproduksyon ang siyang sanhi ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Kung ang isang salik ng produksyon, halimbawa ay lakas paggawa, ay magkakaroon ng pagtaas sa sahod, maaari itong makaapekto sa kabuuang presyo ng mga produktong ginagawa. Maipapasa ng mga producer ang pagtaas sa halaga ng lakas paggawa sa mga mamimili. Kaya madalas na maririnig sa mga negosyante ang pag-iwas sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa dahil sa epekto nito sa kabuuang presyo ng produksyon. Gayun din ang maaaring mangyari kung tataas ang presyo ng mga inputs
o hilaw ng materyales o sangkap sa produksyon. Ang karagdagang gastos sa mga ito ay makapagpapataas sa kabuuang presyo ng mga produkto dahil hindi na naisin ng producer na pasanin ang bigat ng pagbabago sa presyo ng produksyon. Kung mayroon tayong pangunahing dahilan ng inflasyon, mayroon din tayong salik na nakakaapekto sa presyo upang maging dahilan ng pagkakaroon ng inflasyon. Una, pagtaas ng supply ng salapi. Pangalawa, pagdepende sa importasyon para sa hilaw na sangkap. Pangatlo, pagtaas ng palitan ng piso sa dolyar. Pangapat, kalagayan ng pagluwas o export. At number 5 o panglima ay monopolyo o kartel. Ang mga pagpapaliwanag ng bunga ng mga nabanggit na inflasyon ay tatalakayin natin sa susunod na topic natin. At ating nalaman ang konsepto ng inflasyon at mga dahilan ng inflasyon. Pag tumaas ba ang baon natin kapag face-to-face na may inflasyon na rin? If ever man, yun ang inflasyon na ikatutuwa nating lahat. At dito na kayo sa mga vlogs si Lady L, mga vlogs sa may kalokohan. Subalit makagugahan with this. Just a thought from Lady L. See you!